So good morning, magandang buhay sa lahat. Welcome to my YouTube channel. This is Andy Rabino TVTech. Meron tayong prepare na Sakura Digital Karaoke Mixing Amplifier EB737UB. Tawag siya na mixer fire dahil meron siyang microphone na pwedeng gamitin at meron siyang source at meron siyang LR auto. Meron din siyang USB, HD, MMC card. So, kaya siya na authorized as a mixing amplifier. Okay, ito yung kanyang front. Ito yung kanyang likuran. Hindi makita kung makita man. Kasi, tingnan natin yung ating ano, kulang tayo sa ilaw. Hindi natin makita. So, meron siyang yung nakalagay dito, meron akong customer na nagtanong, ano bang pwede dito? Ano ba ang, bakit meron ng outlet dito sa likod? Ito po yung outlet sa likod, ay pwedeng saksakan kung maiba ka pang amplifier dahil nakadirect naman yan dito sa ating linya ng input ng ating source. So pwede yung player mo, yung mixer mo, yung inyong console, or ano man yung mga gadgets na nangangailangan ng ating source, ay pwede ditong ilagay. Tapos meron siyang right and left channel, meron siyang output or power speaker in, speaker out na may tigda dalawang speaker. So pwede apat na speaker, pero meron siyang limit na ginagamit dito. Kung halimbawa 8 ohms yung inyong speaker, dalawang 8 ohms magiging 4 ohms ay pwede dito. Pero pag dalawang 4 ohms yung gagamitin mo, magiging 2 ohms na lang at mabigat yun i-drive ng ating power amplifier. So pwede apat, pero may specific na impedance na kayang dalhin ito. Hindi lang basta-basta na magkakabit tayo ng apat na speaker, pero hindi natin alam ang exact na specification ng speaker na ikakabit natin na 4 ohms pala. So pag pinaralil, yung dalawang 4 ohms ay magiging 2 ohms na lang at mabilis uminit at masisira itong ating amplifier kasi ito. Kaya po ito ipinapaliwanag dahil ito ang nangyari dito ay pinabitan ng apat na speaker at hindi tumagal at nasira. Yung isang channel yung bumigay, yung isang channel ay okay pa daw. So, ang magtanong sila sa akin kung kahit lagyan ng apat kung kaya, bakit nasira? Sabi ko, kaya yon, pero merong specific impedance na pwedeng makaya ng amplifier na ito. Hindi lang basta-basta na magkakabit tayo ng speaker na lalagyan natin ng apat na speaker. Paulit-ulit naman tayo. Apat na speaker tapos puro 4 ohms, so magiging 2 ohms na lang. Pero kung lalagyan mo siya ng tigda dalawang speaker bawat channel, dahil nakadesign naman dito, dapat puro 8 ohms lahat. Dahil iparallel mo yung dalawang 8 ohms, magiging 4 ohms, ganun din sa kabila. So meron din siyang mga input dito like DVD, VCR. Yung alam niyo ba kung ano yung VCR? Yung VCR yung makalumang player na video cassette recorder, yung tinatawag natin na VHS. So dito yan nilalagay sa VCR. Pero kahit saan naman, auxiliary, VCR, DVD, pwede naman ilagay dyan lahat kahit saan, kahit magkabaliktad. Pero ito po, nilalagyan nila ng pangalan kasi pag nilagay mong VCR, yung VCR sa gitna, dapat naka-VCR din yung selector doon sa harap. At yung DVD, ilagay mo sa DVD, tapos ilagay mo naman doon sa DVD. Kung alin ang gusto mong patunggin, halimbawa may naka-tunic dito na FM tuner. Tapos dito sa VCR, yung cassette recorder, or kung wala na yung, hindi na uso yung cassette, video cassette recorder, ay DVD player dito na isa at DVD player din dito na isa. So ibig sabihin, pwede mo silang i-play na magkasabay, pero iisa lang ang papasok pag nag-select tayo dito sa harap. Yan. So pipiliin natin kung ano yung gusto natin pa andarin dito sa ating source. Digital naman ito, pwede ka magpili dito. Ta ililipat dito yan, USB, DVD, SD card, VCR, auxiliary. So pag pumipindot ka dito, ay magsiselect itong indicator kung ano yung papasok na signal, kahit nakakabit at nakasabay na nagpi-play yung lahat ng tuner doon, lahat ng signal doon sa likuran. So dito ka magpipili. Yan yung function nito. Kaya na-categorize ito as an mixing amplifier. Dahil pwede kang maglagay ng tatlong player,
yung SD card, USB, pwede mo siyang isalpak lahat, pwede mo siyang paandarin lahat, pero pipili ka lang ng isang papasok. Yan, yan yung kanyang operasyon at yung kanyang microphone. Pwede mong gamitan ng sabay dahil mag-a-adjust ka lang naman ang kanyang mic volume. At meron naman siyang music volume na para papasok kung ano yung nilagay mo sa input. Dito ka magpapasok. Then, meron siyang mic master volume at echo volume. Yan yung kanyang mga gamit dito para maging isa siyang mixer. So, hindi lang basta-basta ito na amplifier. Ito po ay mixing amplifier. Ito po ay ipinapaliwanag ko lang yung operasyon, function at gamit nitong Sakura AB737UB. UB meaning USB at may Bluetooth pa yata kasi UB. Yung B is Bluetooth. Iwan ko lang kung may Bluetooth pa ito. Basta may Bluetooth yata kasi ito oh. Merong BT. USB slash SD slash BT. So, kaya ito siya tinatawag na UB. Dahil ito po ay 737 USB, yung U is USB, tapos yung B is Bluetooth. Yan yung mga katawagan sa mga litrang inilagay nila dito. Yan lang po yung kunti kong nalalaman sa pagpaliwanag tungkol dito. At abangan nyo yung ating video sa susunod dahil ito ay ating i-repair. Itong video lang na ito ay para lang ipinaliwanag ko yung kanyang mga gamit nitong amplifier na ito. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, click the notification bell, piliin ang all para maging updated ka sa akin pang mga susunod na i-upload na video. At shoutout nga pala uli sa aking kaibigan, Inting Butingting, palagi niya akong sineshoutout. Ganon din shoutout kay Master Yudatic TV, Master Edwin Tech, Master West Juju Tech. Ganon din kay Basic Bob, kay Master Ryan Crusit Tech, kay Master Marco Francis 713 Mix Vlog, si Alex Bautista Difficulty Electronics, si Fix and Review Sir Arapi, si Master Sir DIY Pinoy Technician Official Sir Pau. Again, thank you so much sa iyong hybrid tester na ibinigay sa akin. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa kay Sir DIY Pinoy Technician Official, punta na po kayo sa kanyang channel dahil marami po kayong matutunan sa kanyang mga ina-upload na video. Marami siyang video tutorial gaya ng kung paano nyo i-upgrade, i-update ang inyong mga PC or personal computer at yung mga piso wifi, kung ano-ano pa, marami. At kung nung mga electronics na mga gamit yung pirit, pagganahin, i-adjust, i-maintain. Tapos yung sa mga resistor, capacitor, at iba pang mga electronics components or parts ay ipinapaliwanag niya doon sa kanyang channel. Kaya puntahan nyo siya dahil tinitiyak ko sa inyo, paglabas nyo sa kanyang channel, marami kayong matutunan. Yan po yung ating magaling na kaibigan na si DIY Pinoy Technician Official. Okay, so ito po si Andy Rabino nagsasabing God bless and more power. Mabuhay! Bye-bye!